Hello mga Tropang Potchi! Welcome to my channel and for today's video, dahil nga malapit na nga tayo mga anak, mga ilang linggo na lang natin binibilang mga anak na tayo, magkakaroon ako ng newborn baby haul. So yung mga gamit na nandito, mumurahin lang kasi nga tayo ay gipit. sure na mommy friendly itong mga gamit na ito and karamihan sa mga nabili ko is nabili ko lang sa Shopee kasi dun mura. And yung iba dito, palengke, ganon. Yung iba dito, bigay. So yon halo-halo na siya. Pero before tayo mag-start, don't forget to subscribe and pakiclick po yung bell button na katabi niyan para ma-notify ka every time na mag-upload ako ng new video. And don't forget to like and share. So without further ado, let's get started. Ng video na ganito kasi lalo sa mga first time mom na kagaya ko na ngayon pa lang mangingitlog. Alam ko marami kayong katanungan, alam ko medyo nalilito kayo, ano ba yung dapat ko unahin na bilhin, ano ba yung mga kailangan ko i-prepare. Baka sakali magkaroon kayo ng idea na ay kailangan ko pala tong gamit na to, kailangan ko pala to, ganyan. Ako naman talaga is wala naman talagang idea kung ano talaga yung mga dapat kong i-prepare. Karamihan sa mga gamit na ito eh, advice ng mga kapatid ko na kailangan bumila ko ng ganito. Yung iba dito is, naisipan ko na lang talaga na bilhin siya, feeling ko kailangan ko, ganon. If ever nga pala na, mami ka na and may suggestion ka na mas maganda yung ganito and mas mura yung ganito, mas maganda yung quality, please comment down below para pare-pares tayong matuto, lalo na yung mga first time mom na kagaya ko. Ako na yung pangatlo. Na mga anak sa amin. Una, yung asawa ng kuya ko is nanganak siya mga 3 months na yung baby niya. And yung kapatid ko nanganak lang nitong July lang and ako na yung last na mga anak sa amin. So yung iba dito mga bigay-bigay since nag-abot-abot na kami, ganun. So una ko nga palang nabili is stroller. Pinili namin siya kasi wala akong mahihiraman ng stroller since sabay-sabay nga kami nagkaroon ng baby. And yung binili naming stroller is yung 2-in-1 siya. Pwede siyang stroller and pwede siyang rocker. Wala rin kasi akong sasabitan ng duyan. So, ito na lang yung feeling namin na perfect para sa amin. And tips lang ha, kasi ito, hindi ko alam kung sa lahat ba ng Robinsons is ganito siya. Baby first yung tatak yata nito nabili namin na stroller. Kadalasan, marami silang sale ng mga gamit ng baby, yung mga stroller, crib, ganon. Kaya siya na isinesale ng Robinson. May mga damage lang, kagaya dito sa stroller. Ito kasi stroller na nabili namin, medyo may damage lang, as in maliit na damage lang. Yung pinaka-foam niya dun sa handle. And para sa akin naman, wala namang problema yon. And naka 40% ba o naka 30% off siya. So ang alam ko na original price niya is nasa 7,000. And nabili na lang namin siya ng 4,500. Tingnan niyo sa mga Robinsons. Magtanong-tanong kayo kung meron silang mga sale na mga gamit ng baby kasi mas maganda yon. Hindi din naman masyadong halataan yung mga damage nila. And yung iba, kulang lang ng laruan, ganun, isang pirasong laruan na maliit na ganun. Isisale na nila yon. Ayun, tipid tips number 1. So next naman namin binili is itong isang damakmak, isang dosena na atang baby wipes ito. Nag-sale siya Shopee and bumili na rin kami kasi sabi ng kapatid ko gamitin daw talaga yung mga wipes ganyan. Tender Love Baby Wipes. Ayan. Scented siya. Hindi ko kasi sure kung ano yung dapat bilhin so gumaya na lang ako sa kapatid ko. So comment down below if maganda talaga yung ganitong brand. So kung mapapansin nyo, wala pa akong nabili na newborn na pampers. Pero naka-order na ako sa Shopee. Nung nag-sale sila, nag 30% off sila. So, ang brand is Sweet Baby kasi sabi nung kapatid ko, maganda daw yung brand na yun and yun yung ginagamit ng anak niya. Hindi ko alam kasi kung ano yung ibig sabihin ng magandang pampers. So sinunod ko na lang din siya. So next naman na binili ko is itong bra. Nursing bra for me. Siyempre, hindi to para sa baby ko. Maganda daw kasi to kasi pag nagpapadedi ka, ayan, tatagalin mo siya tapos ikakabit mo dito. Ayan. Para mabilis, hindi mo na kailangan tanggalin itong buo na to. So, dito na lang. Kaso, ang problema ko dito, kailangan kong bumili ng yung extension ng bra kasi medyo maliit siya dito. Pero nung kinuha ko to, ang size ko lang kasi is 32. Pero ito, binili ko 40. 40 yung size kasi sabi nila maliit nga yung size nito. Pero ito pa din is mahigpit para sa akin. So, good luck to me. And dalawa lang yung binili ko sa flash sale kasi kadalasan
yung mga ganitong bra is nasa 199 or 99 pesos yung mga nakikita kong bra na ganito, mga nursing bra. Nag-sale lang siya and 69 pesos ang isa nito. So, next naman na binili ko is ito. Yan. Pang-sapen dun sa stroller. Foam siya. And maganda yung tela niya in all fairness. Next naman na binili ko is padding. Eh, bala ko talaga kasi magpa-breastfeed. Alam nyo naman, pag nagpapa-breastfeed ka, minsan tumutulong pusa yung gatas mo. So, kailangan ng padding. Washable kasi to na cloth. And sabi ng kapatid ko, parang tumatagas din yung basa niya. Yung mababasa pa rin yung bra mo kahit gumamit ka nito. So, tingnan natin kung anong mangyayari kung dadobli-doblihin ko pa siya. So, 12 pad siya. Yeah, next naman is ito, silicone nipple shield. Nakapanood kasi ako na parang commercial ba yun sa Facebook. Maganda daw yung may ganito, lalo kasi minsan magsusugat na yung ano mo, yung nipple mo kasi sa pagpapadede sa baby mo. Ito daw parang protector, manipis siya. So hindi masyadong ramdam ni baby na iba yung kanyang dinidede, ganun. Para din siyang chupon, pero ikakabit mo siya sa mismong dede mo. So, sorry for the term, kasi yun lang yung una pumapasok sa isip ko, ganyan. Pwede ka kasing pumili kung dalawahan yung butas or apatan. So, ang pinili kong butas is apatan. Baka sakali kasing matakaw yung baby ko. Pero, hindi ko pa agad-agad pag gagamitin ng ganito yung ko, siguro mga, ano, mga 3 months na lang. Yun, basta pag nagsugat, pero hanggat kaya kong tiisin, sa akin muna siya talaga direct na mag-breastfeed. Okay. Yung mga nauna bukod dun sa stroller is lahat yon galing sa Shopee. And eto pa, galing pa ulit ito sa Shopee. Receiving blanket. So, maganda yung tela niya in all fairness. And apat siya sa isang pack. Yung una car. Tapos ito parang square-square na color blue. Tapos ito star. Yan, syempre puro blue kasi lalaki nga po yung baby natin. And itong stripe. Tapos malaki talaga siya. Ayan. Ayan. So, kasyang-kasya talaga yung baby mo dyan. Ito din, binili ko din to sa Shopee. Ito yung higaan ng baby, yung pang-sapin niya. So, ayan. 4-in-1 set siya. Tapos, malambot siya and okay naman yung tela niya. Mumurahin lang to, guys. So, malaki naman, malambot, in all fairness. Tapos, may kasama siyang ganito. Dalawang ganito. Natatanggal nga pala yung nasa loob. So, dalawang, ang tawag dito, hot dog. And, meron siyang una na isa. So, next naman is itong parang receiving blanket din siya, pero pwede siyang ano yung pag maliligo si baby, ganun. Ang tatak niya is, ayan, kolako. Sobrang lambot nito, guys. Sobrang ganda. So, dala yung binili ko, ayan, giraffe, tapos si panda. Tapos, ganito siya kalaki. Ipapakita ko sa inyo kung gano'n siya kalaki. So, ayan, parang kahit ako, kasha. Pero malaki siya na talagang makukover niya si baby. And pwede siyang pangkumot, pwede siyang tuwalya, ganun. Kasi ganito yung ano namin ng tuwalya is para siyang fiber ba yun yung tawag dito? Parang microfiber. Nabili ko siya dito sa Tarlac. Yan. Mas mura kasi kung dito na lang namin siya bibilin. So, ano siya? Bib. And makapal siya in all fairness. And maganda yung tela niya. So, isang dosena siya. Nakalimutan ko kasi kung magkano yung binayaran ko nito. Tapos puro white kasi ayoko nung colored kasi pag nalagyan siya ng mancha, ano pag kinuklorox mo, madadamay pati yung mismong drawing pag may drawing yung bib. And then next, ito din, pinili ko sa palengke dito sa Tarlac. Big kiss naman siya. Ayan. So sa big kiss naman daw, sabi naman ni Mother Earth, is kahit ano naman, pwede naman sa big kiss. Basta hindi lang makati sa katawan ng baby. So manipis lang siya. Ayan. Nakapak na siya na kailangan bibilin mo isang dosena talaga. Tapos, ito naman, binili ko naman din to sa palengke. Isang dosena din to. Para siyang gasa na type ng lampin. Medyo may kanipisan siya, pero masarap naman siya sa balat. Ang gagawin ko lang dito is parang pamupamunas or pangbalot kay baby, ganun din. Malaki siya. No fairness. Ayan. And then, ito, isang dosena din ng medyas kasi gamitin daw to. So, namimili kami doon ng newborn na medyas, pero parang ito na daw yung pang newborn nila. Parang nalalakihan pa nga ako sa medyas na to. Ayan. Ito na lang yung binili ko para wala na akong problema. Para hanggang paglaki na niya, naka-medyas siya. Makapal siya ha. Saka ano, so maganda yung pinakatela niya. Kaya binili ko na rin kahit medyo nalalakihan ako sa itsura niya. And maganda din naman daw kung medyo malaki sa paan ng baby yung ano, yung medyas. Kasi para hindi siya masyadong mahihigpitan. Kasi may mga baby na pag sobrang mahigpit nung
medyas at di mo napansin, meron na siyang bakat doon hanggang sa paglaki niya, gano'n. Sa Shopee naman to, ito naman yung ano, nursing cover. So, if ever na lalabas kami, magmumol kami, ganyan, lilibot kami, basta anything na outside the country or may ibang tao. Hindi ako mahihiyang magpa-breastfeed kasi, ayan, ilalagay ko lang to para may pang-cover ako. Para kahit itaas ko yung damit ko, hindi siya kita. So, ayan siya. So, kahit hanggang likod, pwede, di ba? So, okay naman yung tela niya. Malambot naman siya. Maganda din yung quality nito. Pati yung pagka-print. Sana lang hindi siya pag nilaban is kukupas. Yan, meron lang siyang pansabit dito. May tali dyan. Hindi ko alam kung saan gagamit yung tali na ito. Basta pang-tali siya. And may kasama siyang lalagyanan. So, ito naman, nabili ko din dun sa pinagbilang ko sa palengke dito sa Tarlac. Ito naman yung panjama. And yung binili ko na is size na XL. Since, kailangan lang naman kasi is naka-cover talaga yung paa ni baby para hindi lang siya lalamigin, gano'n. So, hindi pa naman siya magpapasyon-pasyon, hindi pa siya mahihiya, hindi pa siya makakareklamo sa akin na, Mami, malaki yung panjama ko. And maganda yung tela niya. Sakto lang, hindi sobrang kapal, hindi rin sobrang nipis. Sa Shopee kasi nakita ko yung ganito is 17, yung pinakamura ko na nakita na ganito. Tapos yung size niya pa is medium kasi ang alam ko pag mas malaki is mas mahal. And dito nabili ko lang siya ng parang 15 point something. Next naman na nabili ko is ito. Ayan, ang cute-cute nung lalagyanan niya. From China to, pero sa Shopee ko siya binili din. Ayan. Ano siya, waterproof. Kung sakaling maihiman siya habang pinapalitan mo siya ng diaper, hindi tatagos sa kama mo kasi mas mahirap maglaban ng cover ng kama kasi mas malaki siya. So, better talaga na may mga ganito pa. And maganda yung quality in fairness. Parang hindi maiirita yung baby mo pag dito siya. Pero malambot siya at the same time. At dito naman sa likod niya is plastic na alam mo ma-waterproof siya. So, tingnan natin kung magaganda nga ba talaga itong nabili ko. Once na na-test na natin siya pag andyan na si baby. Next na binili ko naman is ito, Real Bobby Electric Pump. So, sa Shopee ko din to binili. Naka-sale lang siya noong mga panahon na yon. So, ang laman nito is, ito, lagayan na breast milk storage bag. Tapos, syempre, papel, instruction, ganun-ganun, paano siya gamitin. So, meron siyang kasamang ganito, bag. So, para madadala mo siya anywhere. Kung gusto mo lang naman mag-pump pag nasa labas. Kailangan nyo pa rin bumili ng adapter. USB type siya. Tapos, ito, may maliit na ganyan. Tapos, isasaksak mo dyan. Tapos, lalagyan mo to ng adapter. Meron din siyang laman na dalawang bottle. Pwede siyang sabay na nakaganon sa breast mo. Lang kasi, syempre, pag pinapump mo to, tutulo-tulo dito. Base sa experience ng kapatid ko. So, kaya alam ko. Meron siyang hose. Pwede namang isang breast lang yung tatapatan mong ganon. Tatanggalin mo splitter. Yung tatanggal mo. Pero pag gusto mo, dalawa sila sabay. Yan, na nakaganon. Kakabit mo tong splitter. May laman din siya na ano, chupon, syempre. Pwede mo na rin direkta na dito mo na padededahin si baby. Eh, bumili na rin ako neto. Baby flow. So, hindi to sponsored video, ha. Nataon lang na ito talaga yung binili ko. Okay, so, tinignan ko na lang kung ano yung mga description niya sa likodan. Kung carry lang ba na ito yung gagamitin ko. Pero, in all fairness, bata pa lang kasi ako nababasa ko na itong Baby Flow na brand. So, ito na lang yung binili ko since wala naman akong experience ko ano yung magandang brand. And then, bumili ako ng tender care. Pero, syempre, hindi pa ito agad-agad gagamitin kay baby kasi may mga nagsasabi na hindi maganda na agad-agad na expose sa powder si baby kasi pwede siyang ma-asthma or something. So, medyo sensitive pa sila. So, saka na natin ito gagamitin. Baka ako na lang di gumamit dito pag hindi siya pwede. Tapos, bumili kami ng ano, baby buds, na cotton buds, kasi gamitin daw to, sabi nila, chika lang ba nila yun. Then, naghanap ako ng madamihan, pero ito lang yung nakita ko kasi dun. Sabi nila, 70% na alcohol yung gagamitin, since ito yung ginagamit na brand ng mga kapatid ko. Ito na lang din yung binili ko. Itong next naman is, narigalo namin nung kasal, pero ewan ko ba bakit blue, parang wala pa namang gender nun yung baby namin, pero parang sure na sila na magiging lalaki yung anak talaga namin. Apat na breastfeeding bottle, kahit hindi ko naman talaga balak magpa-dede. Pero in case of emergency, baka sakali. May kasama siya na tatlong reserva na chupon. Tapos meron siyang, ano ba yung tawag dito? Ay, nalaglag. So nakalimutan ko yung tawag dito.
Basta ganon, yung pang, sabi nila pang pabait ng baby, pero sabi nung iba, hindi naman din advisable na magganito yung baby kasi pwedeng masira yung ipin, yung tubo ng ipin niya, pwedeng hindi siya gumanda. Pwede siyang magganito. Yung para magra-rabbit. So, hindi ko na lang siya pagagamitin ng ganito. Ito naman, infant din yung kanyang ano, tatak and isang set din siya. Narigalo din namin siya nung kasal. So, magkakasama yata ito nung nirigalo sa amin. Ayan yung laman niya. Meron siyang, alam mo yun, yung kabitan ng teeter. Para hindi nalalaglag. Tapos may gunting. Hindi ko alam bakit kailangan ng gunting. Pangbuhok ba yun? Nail cutter. Ano ulit? Yung kagaya ulit ng kanina, nakalimutan ko. Pacifier! Yun, natanda ko na. Pacifier ko. So, meron din ganito. Hindi ko din alam yung tawag dito. Pero, kuha rin nag-uumpisa ng kumain-kain si baby pag gusto mo na siyang pakainin ng mga fruits or yung, syempre pag baby hindi mo pa naman pwedeng pakainin ng mga solid na food, kailangan yung mga katas-katas lang ng mga prutas. So, pwede mo siyang lagyan ng prutas dito sa loob. Tapos, kakagat-kagatin niya, may mga butas lang siya dyan para makakain niya yung ano, yung katas lang. Hindi siya mabubulunan, gano'n. Kasi medyo hirap pa silang tumuno ng pagkain. Tapos, meron din siyang ano, yung parang suklay. Ayan, parang brush siya na suklay. Tapos, meron din siya yung suklay na normal na suklay. Hindi ko alam yung tawag yan. Tapos, ito kasi, nagkaroon kasi ng emergency. Yung anak ng kapatid ko, yung hindi lang kasi siya makahinga. So, ayun, ginamit niya sa, yung pang-sipsip sa ilong. So, merong nail file. So, bakit may nail file? Magpo-cutex ba anak mo? Ito pa yung isang regalo dun sa amin nung kasal din. Puro pang baby. Parang ngayon ko naisip na sana pala lahat yung regalo sa amin nung kasal namin, pang baby na lang para nakatitig-tipid ako. Ano? Dapat pala ganun na lang. So, yan. Infant din, color blue. Sure na sure talaga kayo, no? Na lalaki yung magiging anak ko. Yan. May bag na si baby. Tapos, makapal to, ah. Saka, parang protected talaga yung mga gamit ni anak. Hindi siya agad-agad mapapasukan ng something sa loob. Makapal siya. Para siyang may kutsyon. Alam nyo yung mga, ano, yung mga bag ng laptop. Parang ganun siya. So, thank you guys sa pagre-regalo sa aking bunak na. Ito naman is regalo ng pinsan ko. Parang carrier naman siya. So, talagang alam nyo na lalaki ang aking magiging baby. So, may carrier na ganyan para paglalabas kami. Ay, anak. Nakasaklob lang siya dyan. Tapos, pwede mo siyang bit-bit na ganyan. Para ka lang may dala na bag. Kaya lang may dalang pusa. Ganun. Binigyan ako ng asawa nga ng kapatid ko kasi 3 months na yung baby nila and hindi na sila gumagamit nito. Yung mga baru-baruan ng baby, yan. Mga pang sa ulo. Karamihan ay mga damit na. Yan, mga baru-baruan ni baby. Hindi pa ako bumili ng mga ano, yung mga onesie, ganun. Wala pa akong binibili sa kanya. Puro pang newborn lang ko and hindi muna talaga ako bumibili kasi napansin ko sa mga baby ngayon, hindi magkakamukha sila ng size. Ganun, may mga baby na malalaki, may mga baby na maliliit. So, pag nandyan na lang siya at pag malapit na siyang hindi gumamit ng mga pang newborn na damit, isa ka ko na lang siya bibilan ng mga damit niya, na mga onesie, ganyan, mga shorts, sando, ganun. Kasi, feeling ko na sasayang pag bumili ka agad tapos eh, mga isang linggo lang, hindi na agad kasha kasi maliit yung nabili mo, ganun. Sa pagbili ng gamit ni baby, so syempre kailangan natin i-priority yung mga needs niya. Yung mga wants natin, saka na natin i-push pag talaga namang may sobra-sobra tayong budget. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo na kailangan bilhin nyo lahat tong mga pinamili ko na kailangan to lahat ng baby. So yung iba dito, trial and error lang din siguro since bago-baguhan tayo sa larangan na ito ng ang panibagong yugto ng ating buhay. And balitaan ko yung kung anong dito yung hindi ko nagamit and yung mga talagang gamitin. So, yun lang guys. Sana naging good vibes itong video na ito. Ayun guys. So, sana nakatulong ito talaga. And balitaan ko kayo pag nakalabas na anak ko. Ano? So, yun lang. So, don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching and God bless. Bye-bye! So long, and ever since we parted, I started to waste myself, and I know I don't belong here, 'cause I belong.